She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Muita coisa! Ai, ai. And now we come to the queen final. And it's over. Hello mga kumari, welcome back again to my channel. Good morning, good morning, good morning. Napakaganda ng sikat ng araw. So, let's start mga kamamsi. Tuturuan ko kayo ng isang another recipe na siguradong magugustuhan yan. Hopefully, pangalawa ko na itong try. Sana ay mag-succeed na. Ito ay isang Marnaud Delicacy na ginagaya ko kasi natikman ko siya. As in, masarap siya. So, let's try kung magagaya ko siya. Kusiri ang share ko sa inyo. Let's start! Ito ang mga ingredients sa ating gagawin na kusiri. 4 cups of all-purpose flour, isang itlog, 1 half na minola oil, 2 teaspoon na baking powder, then gagamit tayo ng tubig. Itong ingredients na ito ay para sa ating dough. So, isisip muna natin itong ating harina. Nagbubuo na yung mga harina ko. Pasensya na, hindi na ako magka-gloves mga kamamsi kasi napakahirap mag-gloves kapag mag-mimix ng dough. So, nasip ko na yung nasa ilalim. Hindi ko lang sinip itong isang cup pa para makita ninyo. Tinunahin natin na mixture ang ating mga dry ingredients. Lagay natin ng 2 teaspoon na baking powder. Ilagay na rin natin yung ating itlog. Ay, kalabaw. Ilagay na rin natin yung ating 1 half cup na oil. Minola oil po ito. And then, lagyan muna natin ng 1 half cup na tubig. Mix na natin ating mga ingredients. Bago nyo dadagdagan ng liquid, ay kailangan mahalo nyo muna itong mabuti para makita nyo kung ilan pa ang kulang. Lagyan pa natin ng 1 half na tubig. And by the way, gagamit na ako ng kamay kasi mahirap mag-mix ng spatula lang. So, gagamit tayo ng kamay. So, gagamit na tayo ng measuring cup na maliit kasi para matantya natin. So, bali ang ginamit natin na tubig is 1 cup and 1/8 cup. Tama-tama lang yun mga kamamsi. Dagdagan po natin siya ng oil. Pakunti-kunti lang. Nakakapagod po magmasa pero tiyagaan lang talaga. So, bali ang nagamit natin na oil is 1 half cup and 1 tablespoon. So, ang kailangan lang dito is inid nyong mabuti. Kailangan matiyaga kayong mag-inid dito. Pagkatapos nyong mamasa, gaganin nyo lang yan. Exercise nyo na to. Nakakapagod! Ito na yung ating mixture. As in, malambot na siya. Yan o. Putulin natin dito para hindi tayo mahirapan. Satasag muna natin. Tapos ganyan lang. Gagamit tayo ng rolling pin. Kung wala kayong rolling pin, pwede naman yung bote, hugasan nyo nga lang. O pwede rin yung baso. Pero ingat lang kayo sa paggamit nung. So, ganyan nyo lang. Palapad nyo lang. Pagkatapos nyo ma-slice nya, bubutasan nyo dito. Ayan, butasan nyo. Ayan. Pagkatapos natin mabutasan, bukan natin ng konti, tapos ilagay natin, tapos ipasok natin. Kapag may sobra dito, hatiin nyo na kaagad dyan. Bawasan nyo na. Tapos ilagay nyo dyan. So, napalapad nyo na yan. Ayan, ganyan yan kanipis. Ayan. Paliitan natin. Para makita nyo. So, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, ganyan.
Yan. Depende sa inyo kung gaano kalaki. Pero mas maganda yung maliliit. Pero yung nauna ko malalaki. Dina-slice nyo na. Slanting yung paghiwa. Para kayo naghihiwa ng biko. Ayan. Slanting ha. Slanting. Yan. Slanting yung paghiwa. Tapos, ganyan. Basta slanting ha. Pagkahiwa nyo yan, butasan nyo yan dyan. Butasan nyo, butasan nyo, butasan nyo. So, ganyan na yan. Pagkabutas nyo yan, i-open nyo yan. Ibuka nyo. Pagkabuka nyo na ganyan, ipasok nyo to. Ayan na. So, ganyan. Ito ulit. Buka, pasok, hila. So, kuha na ninyo. So, ito naman ang ating ingredients sa ating pagpiprito ng ating ginawa na dough. Siyempre, kailangan natin ng tubig mamaya para sa ating coated na sugar at saka kailangan natin ng pamprito na mantika. Habang nagagawa kayo nung ginagawa nyo, hinuhulman nyo yung inyong dough, kailangan nagpapainit na rin kayo ng inyong gawali at oil para pagkatapos nyo is mainit na rin yung ating oil. So, lalagyan natin siya ng 1 packet na oil. So, habang naghuhulma kayo ng dough, isalang nyo yan dyan, tapos ilagay nyo lang sa low heat. So, lagyan na natin kasi nakapag-prito na ako na nakalimutan ko mag-video. Charot. Dahan-dahan na lalagay o. Ayan o, ganyan daw. Para hindi kayo mapasok. Pwede nyo yung pagpatong-patongin, hindi yan didikit. So, ayan yung finished product niya o. So, mamaya, lalagyan pa natin siya ng asukal. Ito, maliliit siya. Hindi natin pa ito. Pag medyo nararamdaman nyo na ganito, matigas na siya, haluin nyo lang. And by the way, ito, nakakain ko to kapag may occasion ng mga Marnaw or mga Muslim. Ilalagyan nyo yun ng mga special delicacy nila na kakanin, ganun. Ito, itong ganito, sa kabuwa, tapos may karne, ganun. Doon ako nakakakain ito sa kanila kasi hindi talaga ako marunong nito. Trinay ko lang mga kamamsi. Kasi nuruan naman ako nila, eh, hindi rin nila alam yung exact measurement. So, tansya-tansya lang yan sa kanila. Shout out kay Kade Saripa, sana nakuha ko na. Ito na mga kamamsi, brown na siya, so ahunin na natin. So, ganito lang siya mga kamamsi, pero parang natosted na itong sa akin eh. Sasalain natin ito para matanggal yung mga oil-oil niya. Maglagay tayo ng 1/2 cup na water. Maglagay tayo ng 1 cup of white sugar. Buksan natin ang ating stove. Then, halu-haluin natin ito. Babalikan natin siya kapag yung ating sugar ay malapot na. Kapag ganito na medyo, ayan o, medyo malapot na siya, ilalagay na natin yung ating pinirito na kusiri. Yan ang tinatawag na kusiri. Tapos, saka natin halu-haluin. Lumalamig na siya. And hopefully, masaksos ko na siya. Ganyan. Hi! Try until I succeed. Kapag wala na kayong nakita na, no, pagtuyo na to, wala na kayong nakikita ang tubig, so patayin na ninyo yung apoy kasi meron na tong, may mainit pa yung kawali. Chapsus! Ito yung hinahanap ko na texture ng asukal, mga kamamsi. Tapos na nating magawa ang ating kusiri. Ito na mga kumari ang outcome ng ating ginawa na kusiri. 1/2 kilo yung ginawa ko, equivalent to 4 cups of all-purpose flour. So, ito yung result niya. Hindi ko na binilang kasi ang dami, tinatamad na akong magbilang. And by the way, kung may ngipin kayo, papulahin nyo. Gusto niyo naman ng medyo malambot ng konti, ganituhin nyo ng luto. Ang halka mga kumari, para sa inyong pilipit baga na matigas. Happy birthday to Erica Paula Montero.
Happy, happy birthday sa iyo, Guapa. And Marjorie, shout out to you. If you like this video, give me a thumbs up. Subscribe to my channel. And tap the bell for more updates. Bye!